pagpapabunga at tamang pag-aalaga ng calamansi. Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Hello everyone! Welcome back to another Plant Care Tips episode here on Sins Haven and Gardens channel. Kung kayo ay baguhan dito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated sa mga susunod ko pang mga videos. Bago tayo pumunta sa unsaping pag-aalaga, unang-una, kung bibili ng calamansi seedlings, ay alamin muna kung grafted ba ito o pinatubo mula galing sa buto. Ang calamansing pinatubo sa buto ay umaabot ng 4 to 6 years bago mamunga. Walang grafted o marcotted naman ay ilang buwan lang namumunga na. Siyempre, dun tayo sa may maaanin na agad sa maikling panahon. Ang pag-aalaga ng kalamansi na nasa container ay malaki ang pagkakaiba sa kalamansing nakatanim na direct sa lupa. Ang ugat ng nakatanim direct sa lupa ay malayang nakakagapang at nakakahanap ng nutrients na kailangan ng isang puno. While ang nasa container ay limitado lang. Ibig sabihin ay mas nangangailangan ng mas masusing pangangalaga ang kalamansing nakatanim sa paso o sa balde. Unang-una ay dapat isaalang-alang ang lupang pagtataniman. Kapag bumibili tayo ng seedlings, madalas ay nakatanim ito sa maliit na polybag. Kung gusto natin itong lumaki at mamunga ng tuloy-tuloy, ay kailangan itong ilipat sa mas malaking container. Ang lupang pagtataniman ay dapat buhaghag at mayaman sa pataba. Ang gamit kong mixture ay pinaghalong carbonized rice hulls, cow manure, vermicast, kokopit at buhangin. Ang mga benefits ng bawat isa ay ipinaliwanag ko sa in-upload kong tutorial kamakailan lang. Sa mga hindi pa nakakapanood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Kaya dapat buhaghag ang lupang pagtataniman ay dahil ayaw ng kalamansi ang laging baban sa tubig ang mga ugat nito. Tulad ng lagi kong sinasabi, magdilig lang kapag tuyo na ang lupa para maiwasan ang root rot o pagkabulok ng ugat ng halaman. Pangalawa, dapat ay nakabilan ito sa araw ng maghapon. Nangangailangan ang kalamansi ng at least 6 to 8 hours of sunlight araw-araw. Kapag kulang sa araw ay mahihirapan itong mamulaklak at madalas ay naninilaw ang dahon. Huwag mag-alala dahil matibay ito sa init. Basta hindi kulang sa dilig ay hindi ito mamamatay. Pangatlo ay pruning. Putulin ang mga sangang hindi nakakatulong sa puno tulad ng tinatawag na rooter o sucker. Ito yung mga sanga na hindi bilog. Kapag hinawakan mo ay may mga kanto at tumataas lang ito ng derecho at hindi na tinutubuan ng iba pang sanga. Madalas ay hindi ito nagpo-produce ng bunga at habang lumalaki ito ay syempre sumisipsip din ito ng nutrients. Kaya dapat itong tanggalin. Nang sa gayon ay makapag-focus ang energy ng puno sa mga sangang nagpo-produce ng bulaklak. Pang-apat ay ang paglalagay ng pataba. Kapag nasa container ang tanim ay madaling maubusan ng nutrients lalo na kapag tag-ulan. Ang ginagamit kong pataba ay pinaghalong katas ng malunggay, fermented fruit juice, fermented plant juice, at aloe vera. Ang malunggay ay subok ko nang nagpapabulaklak ng anumang halaman kasama na ang kalamansi. Bukod pa sa kompleto rin ito sa NPK na kailangan ng isang halaman para lumaking malusog. Ang aloe vera naman ay nagpapalakas ng immune system ng halaman at insecticide na rin at the same time. Ang fermented fruit juice at fermented plant juice ay karagdagang nutrients sa lupa. Dalawang beses ako naglalagay ng pataba sa isang linggo. Halimbawa, sa araw ng Lunes ay nagdidilig ako ng pinaghalong fermented fruit juice at plant juice. Ang ratio ay tig isang kutsara sa 2 gallons ng tubig. Pagdating naman ng Webes ay nag-i-spray ako ng pinaghalong katas ng malunggay at aloe vera.
Nag-a-apply ako nito tuwing hapon para hindi agad matuyo at ma-absorb ng dahon ang pataba. Ang proseso ng paggawa ng malunggay at aloe vera liquid fertilizer ay mapapanood din dito sa aking channel. Ang mga link ay nasa description box below. Ginagamit ko rin ang mga patabang ito sa 7 years old kong kalamansi na nakatanim direct sa lupa once a week. Kaya marami din itong mag-produce. Ang mga variegated kong kalamansi naman na nakatanim sa balde ay halos 3 taon na at hindi nawawalan ng bunga. Kung may kalamansi kayong hindi namumunga, ay pwede nyo itong subukan. Siya nga pala, pwede rin kayong makabili sa akin ng mga iba't ibang variety ng buto ng gulay at mga bulaklak, tulad ng red okra, white eggplant, heirloom tomatoes, super hot peppers, giant sunflowers, at marami pang iba. Bisitahin lamang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!